Magandang araw pong muli sa ating lahat. Welcome back po sa ating Kingdom Devotion. Pag-aralan po natin ngayon ang Santiago chapter 3 verses 13 to 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. May dalawang uri o bagay na nais ituro sa atin ni Santiago patungko sa karunungan. Ang sabi po niya sa verse 1, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Sinasabi po niya na ang karunungan ay hindi lang sa talino o mautak ka, kundi nakikita rin po ito sa ating pag-uugali. Ang karunungan na galing sa Diyos ay makikita sa ating magandang asal tulad ng kababaang loob. Ang pagiging mapagkumbaba ay nagsasabi na tayo ay nagtitiwala sa lakas at karunungan na ibinigay ng Diyos at hindi ginagamit upang pahiyain ang ibang tao na tayo ay matalino. Dahil ang tunay na karunungan ay kalakip ang magandang asal at pagbabago ng buhay. Ang pangalawang karunungan na binanggit dito ni Santiago ay karunungan na makalupa. Sa verses 14 to 16, ang sabi niya ito ay makasarili, mainggitin, naghahari doon ang kaguluhan, at mapagkunwari. Ang pagiging mainggitin ay makasarili ay nagsasabi na gagawin natin ang lahat upang makuha natin ang wala sa atin at upang mapaglingkuran natin ang sarili nating interes at hindi para sa iba. Kung ganito ang karunungan mo, hindi dapat itong ipagmalaki. Dahil ito ay hindi galing sa Diyos, kundi galing ito sa demonyo at ito ay taliwas sa katuruan ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at hindi kaguluhan. Ang Diyos ay nag-aayos ng buhay natin. Siya ang direktor ng kung ano ang hahatakin natin sa buhay upang maging maayos tayo. Ngunit kung ikaw ay tataliwas sa kanyang paraan at sundin mo ang iyong sariling kaisipan at daan, magdadala ito ng kaguluhan sa iyong buhay. At ito ang ginagawa ng kasalanan. Kaya tandaan natin, ang karunungan ay hindi lamang pag-aaral o talino, kundi tayo ay nababago ang ating ugali at buhay. Kaya hinahamon ko, ikaw, maging ako, mamuhay tayo na totoong namumuhay na may karunungan at talino na nagdudulot ng pagbabago ng buhay mo at buhay ko. Hanapin natin ang karunungan na galing sa Diyos. Dahil ang karunungan na galing sa Diyos ang siyang dapat na ipamuhay natin sa araw-araw. Manalangin ka lagi na bigyan ka ng karunungan ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong desisyon upang magawa mo ito ng maayos. Dahil ang sabi sa Kawikaan 14:12, sabi niya, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Kabiguan ang dulot ng ating katalinuhan, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Kaya kung ano man yung struggles mo, kapatid, ngayon, ang Diyos, sabi niya,
kung may kakulangan ka sa katalinuhan, sabi niya, ask the Lord and He will give you the wisdom in how to live one day at a time. Tutulungan niya tayo sa araw-araw kapag tayo ay umasa sa Kanyang karunungan para sa ating buhay. Siya, tandaan po natin yan at huwag mag-atubili na lumapit sa Diyos kung ikaw ay may kakulungan sa karunungan. Manalangin po tayo. Amang Diyos, salamat po dahil Lord, nandiyan ka lagi upang kami ay turuan, Panginoon. Nawa po yung aming puso ay handan lagi, Panginoon, na tanggapin ang iyong katuruan upang sa ganun ang aming buhay ay maging maayos sa iyong harapan. Maghari ka lagi sa aming buhay, Panginoon. At ina-acknowledge namin na ikaw ang Diyos, Panginoon, na magbibigay sa amin, O God, ng tamang daan upang mamuhay kami ng may karunungan, O God, na galing sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na nawa po ay lumapit sa iyo at humingi, Panginoon, O God, ng karunungan upang mamuhay ng mayroong kabanalan. Marami pong salamat at itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon tagapagligtas. Amen. Magandang araw pong muli.